diretsa na istorya. Ito kasing si DDM ngayon is a bankrupt leader na. Bankrupt na ka talaga eh. Wala lang siyang pupuntahan eh. And we see in the future that DDM will suffer the same fate with his father, no? Correct. Ito ang basa ni MNLF spokesperson Attorney Emmanuel Fontanilla sa takbo ng kasalukuyang administrasyon, particular na sa puntong paggamit ng lahat ng resources ng pamalaan para lang patahimikin ang mga kritiko nito. Ang pinakahuli nga rito ay ang sabay-sabay na paglusob ng elite force ng Philippine National Police na kargado ng mga matataas na kalibre ng baril sa mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City at Sarangani Province nitong Lunes. Ayon kay Fontanilla, na isa ring abogado, may mga nilabag sa batas ang ginawang aksyon ng CIDG at Special Action Force o SAF sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Anya, bakit nagpumilit na pumasok ang mga armadong otoridad sa loob ng property ng simbahan? Grabe, oh, binalibag ang malalaki. Oh. Ang dala ng mga ito. Wala rin aliang katibayan ang mga ito na nandoon nga ang kanilang target sa operasyon para ipilit ang isang hot pursuit. Bukod dito, hindi rin aniya katanggap-tanggap ang paggamit ng ganon karaming puwersa ng PNP na naka-full battle gear pa na animo'y susugod sa isang malaking digmaan. With that kind of force used, bakit na siguro grade 1 section 11 masabi na walang proportionality? At saka nga yung mga subject doon, na mga taong nando doon ay mga unarmed, mga civilian, tapos mga sinasabi dahil daw may mga bulo. Alam mo lang comparison ng bulo at mga baril nila. Kaugnay nito, naniniwala si Fontanilla na ang layunin sa panghaharas na ito ng kapulisan ay para ipakita api ang aso andyan na sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, to be real about this, yung talagang maging totoo po tayo rito, itong si DDM kasi, he wants really to give the message na hindi siya pwedeng kalabanin. Yan ang message niya eh. Yes, kaya tama. He's using all the proper tools in his power in order to convey the message na kapag ikaw ay i-challenge mo ang authority ni DDM, you will suffer all these things, no? Sa kabila nito, sinabi ni Fontanilla na hindi matitinag ang KOJC sa ganitong panggigipit, lalo't sanay na anya ang mga taga Mindanao sa ganitong gawain. Nagkamali lang si DDM kasi taga Mindanao ang kinakalaban niya eh. The people in Mindanao has been in a lot of experiences na tungkol dito, no? So kung dadaanin mo siya sa mga ganong bagay, ito hindi, wala, hindi yan siya pwedeng matitindag ang mga taga Mindanao. Correct! Matapang kami, mga taga Mindanao, isa na ako dyan. Kaysa sa ama niya sa pagiging diktador. Yeah, adiktador. Adiktador. Ako si Valdivina Pangag Rasha, na Marcos. SMNI News.